heart went. This time, let's try to solve example 3.3. And what's different with 3.3 is that it contains an independent current source. So this time, matututunan natin kung paano mag-solve ng mga circuits na may independent current source. What are the assumptions? Okay. So before we do that, let's assign directions of current on our network. So I'll start with this branch here. Let's say I have I sub 1 here, the current that would be supplied by your 10-volt source. And then let's say it supplies, pagpasok ng current dito sa junction na to, it will supply I sub 2 on this branch. And let's say we have I3 on this branch. This is a current source, so magsusupply ito ng current sa junction na to. Let's say portion of the current, the 2 ampere will supply, dito pupunta kay 3 ohms. So let's say we have to the right here, which is I sub 4. And then, let's say ito ay I sub 5. So, since 1 ohm and 4 ohm resistances are in series, ibig sabihin, iisa lang yung current na magfo-flow sa kanila. Let's say I5 lang yon para nakabase tayo sa bilang ng branches. So, if we're going to notice, this 3-loop circuit has 6 branches. Next, let's identify the nodes that we have. We have here node A. This one is node B. Let's say this is node C and the last one is node D. And then we're going to name the corners para lang magamit natin sila pag nag-KVL tayo. So let's say this is E, F, G, and H. Okay. So as you notice, hindi na natin kailangan mag-assume ng current direction dito kasi may kuryente na, and that is your 2 ampere current. So, anong nangyari? Nabawasan tayo ng isang branch na isa-solve kasi given na yung current niya. Therefore, we will be solving for 5 unknown branch currents na lamang. So, ibig sabihin, kailangan natin ng 5 equations para ma-solve itong mga branch currents na to. But, if you're going to read again the question, we are being asked to determine the value of V sub O. So, hahanapin natin nasaan ba si V sub O sa circuit. And if you notice, V sub O, nakasulat siya dun sa tapat ni 3 ohms natin with positive and negative terminals, which shows VO here is a representation of a voltage reading. So, sumadalit sabi, voltmeter ito, at itong voltmeter na to, ang pangalan niya ay V sub O, at ang reading niya ay nasa tapat ni 3 ohms. Which means, this is a voltage drop of the 3 ohm resistance. So, kung may priority tayong isolve dito, yun ay yung current na magfo-flow kay 3 ohms para makuha natin yung voltage drop niya. And therefore, that is I sub 4. So, ang priority nating isolve dito based on the question is I sub 4. But, for the purpose of learning Kirchhoff's analysis, we are going to solve all the currents in the circuit. Okay? So, let's start with KVLs. So, we need 5 equations again. And the question here is, sa 5 equations na kailangan natin, ilan ang KVL at ilan ang KCL? So, if we're going to inspect the circuit, we have 3 loops here. We can assume 3 KVLs. Ang problema po ay, yung isang branch natin, hindi natin siya pwedeng kuhanan ng voltage drop. Okay? Halimbawa, inassume natin, 3 loops ito. At nag-KVL tayo sa loop na ito. If we trace this loop, you have a 10-volt source, so that's voltage. You have voltage drop on the resistor, so meron tayong voltage dito. Pero pagdating natin sa component na to, which is the 2-ampere independent current source, hindi natin siya pwedeng kuhanan ng voltage drop dahil hindi naman provided ang resistance sa branch na ito. Therefore, we cannot complete KVL on this loop. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mag-KVL dito. The same goes for this loop kung saan kabilang din si 2 ampere branch. Hindi tayo pwedeng mag-KVL dito ulit kasi hindi natin makukompleto yung summation of voltage dahil meron tayong isang component na walang resistance and there will be no way for us to solve for its voltage drop. So, hindi tayo pwedeng mag-KVL dito, hindi tayo pwedeng mag-KVL dito, but we can do KVL here. So, we'll get 1 KVL from here. And as a solution,
Di ba pag sinabi namang loop, basta basta merong continuity of current, that could be considered a loop. So ang gagawin natin para hindi masayang yung KVL natin on these two loops dahil hindi natin siya magagamit because of the presence of 2 amperes, iwasan natin itong branch na to at dito tayo mag-loop sa labas. So parang ang nangyari, i-combine natin yung dalawang loops, iiwasan natin yung branch na hindi natin pwedeng kuhanan ng voltage drop at dito tayo magki-KVL. So bali ang nangyari ngayon ay you have 2 loops to take KVL, ito tsaka ito. So let's write that down. You have dalawang KVL. And since you need 5 equations, kulang ka pa ng 3, which we will take from KCL. Okay? So let's start our solution by taking KVL. Dito muna tayo sa maliit. So let's take KVL at loop AFDBA. So ito lang yun. Okay? Let's start with A. Let's trace clockwise. So, dadaan tayo kay 2 ohm resistor. Going downwards, current is downwards also. So, sabay tayo sa current. Therefore, negative voltage drop. And that would be current times resistance. So, you get 2I3. Continuing clockwise, we are going left naman on this branch. Kasi yung current niya ay pakanan. So, magkasalubong. Which means, positive voltage drop. That's current times resistance. So, we have 3I4. And then, dito sa branch na to, continuing clockwise, paakyat naman tayo. Pero yung current sa branch na to, pababa. So, magkasalubong tayo. That's positive. Current times resistance, that's 5I2. Bumalik tayo sa starting point, which means we're going to equate this to 0. Afterwards, i-arrange lang natin. So, we have 5I2. Unahin lang natin si I2. Negative 2I3. Positive 3I4. And then, equate this to 0. And this will serve as your equation number 1. Okay? Let's continue doing KVL on the next loop we assigned. So, KVL at loop dito sa pinagsama natin. So, we have EA, EAB, D, GCHE. Diba ang haba? Ito yon. Okay. Okay lang naman kahit walang ganito eh. Itong representation that is just for the purpose of teaching. Pero, if you're the one solving, pwede namang wala ito, basta malinaw sa inyo kung anong loop yung kinukuhanan niya ng KVL. Pero for organization of solution, okay din na may ganito. Ano po? So, let's start at E. Let's trace this clockwise. So, we cannot include I sub 1. Diba? We do not know kung anong resistance dinadaanan niya. Pero ano yung difference niya with 2 amperes? Ang difference ni I1 with 2 ampere current is that itong branch kung saan dumadaan si I1, may voltage na. Samantalang ito, may current nga na dumaan pero walang resistance. So, wala tayong way para makuha yung voltage niya. So, let's trace. Nandito na tayo sa branch na to. That's negative kasi kasabay natin si I2. Negative 5I2. Dito na tayo. Going right, I4 is right then. So, negative dahil magkasabay tayo. 3I4. And then, itong dalawang to, pwede na nating pagsamahin kasi series naman sila, di ba? They have the same current that flows through them. And kasabay natin yung kuryente yun. Kaya that would be negative. 1 ohm plus 4 ohm, that would be 5 ohms. Times the current that flows through it, it's I5. And then, papasok tayo sa negative, lalabas sa positive ng 10 volt source. Kaya positive 10 yun. Balik tayo sa starting point, which means this is equivalent to 0. So, ilipat lang natin yung constant sa right side. That would be negative 5I2 minus 3I4 minus 5I5 equals negative 10. And this is your equation 2. Let's continue our solution by taking the 3 KCL. So, dun sa tatlong KCL natin, you have 1, 2, 3, 4 choices. Let's say I KCL at node A. And that would be positive I1, negative I2. Kasi palayo, di ba? Away from the node. And then, negative I3. So, you have to look at the branch connected to A only, ha? Therefore, that would be positive I1, negative I2,
negative I3, equate that to 0. Next, let me choose node B. KCL at node B. So, for node B, I have 3 branches. Itong tatlo. Meron akong papasok na I2, lalabas na I4, at papasok na 2 amperes. So, in that sense, you have positive I2, negative I4, and then positive 2 amperes. So, plus 2. Equate to 0. Which shows, pwede natin ito i-transpose sa kanan, you'll get I2 minus I4 equals negative 2. So, this one pala sa taas is our equation 3. And then, this one would be our equation 4. Okay, so I just made some space and summarized the 4 equations we already have. So, for the 5th equation, let's say we take KCL at node D naman. Dito. So, that would be positive I3, positive I4, diba? And then negative I5. So, that would be I3 plus I4 minus I5 and then equate that to 0. So, here you have the 5 equations we are going to use to solve for the branch currents. Kaso, kagaya nung ginawa natin from our example number 2, kung naalala nyo yung 6 equations, medyo mahirap siyang isolve kapag lahat isa-substitution natin. Ano po? So, ang pinakamadali doon ay pumili lagi ng 3 variable na ititira para ang target natin maging 3 na lang yung equations. At kapag tatatlo na yung equations at tatatlo na yung unknowns, pwede na natin gamitin ang calculator para mag-solve para sa atin. Hindi yung lahat tayo ang magsosolve, diba? So, for me, or gaya ng sinabi ko sa inyo in the previous solution, at least para hindi ka na mahirapan, pumili ka ng isang equation sa KVL equations mo at yun na yung i-retain natin. So, para sa solution na to, I'm going to use this one, equation number 1. And I target to retain I2, I3, and I4. So, kailangan yung equation ko, ang laman niya, I2, I3, I4 lamang. So, if I'm going to inspect equation 2, ang laman ni equation 2 ko ay I2, correct? I4, correct? Wala siyang I3 kaso meron siyang I5. So, ibig sabihin, kailangan ko pa itong palitan. I have to look for a relationship I can replace with I5 para lang maging I2, I3, I4 ang laman ng equation na to. Ngayon, pag in-inspect mo yung tatlong KCL na meron tayo dito, saan ko mo makikita sa I5? Ito, sa ikalimang equation, di ba? I can solve for I5 here. Sige nga, gawin natin. If I transpose this to the right, makukuha mo na si I5. And I5 will be equivalent to the sum of I3 and I4. So, writing that down, that's I5 equal to I3 plus I4. Inspect mo ngayon. Saan naka-equate si I5? Kay 3 and 4. Ano yung target nating iwan? 2, 3, 4. So, pasok. Pag sinubstitute ko to dito, the whole equation 2 will now be in terms of 2, 3, and 4. So, meron akong dalawang equation. Ano pa yung equations na tira natin? O, ito. Itong dalawang KCL na to, hindi pa natin nagagamit. But if I were you, I'm going to use equation 4 na lang. Bakit? Because equation 4 already contains the variables I want to retain. And that's I2 and I4. Wala nga lang siyang I3. Okay lang yun. Kesa naman piliin mo ito, si equation 3, 1, 2, 3 yan. Meron kang 2, 3. Kaso kailangan mo pang maghanap ng relationship para lang ma-replace mo si I sub 1. Eh, dun sa equation sa kinuha natin, wala namang I sub 1. So, ibig sabihin, ang gagawin mo, pag pinili mo to, kukuha ka pa ng KCL dun sa isang node na hindi natin kinuhanan, which is node C. So, medyo mas mahaba yung solution. Therefore, ito na lang gagamitin ko. Equation 1, I'll use equation 2 and substitute equation 5 to it. And then, equation 4. Okay? So, let's continue. Para diretso na tayo. So, this is our first equation. Meron na ako nito. And for the other equation, which is equation 2, sasubstitute ngayon natin to. So, substitute. O, dito sulat natin. In equation 2, substitute ito. Substitute I5, which is equivalent to I3 plus I sub 4. So, we have negative 5 I2 minus 3 I4 minus 5 times I5. Papalitan si I5 ng I3 plus I4. And then, equate that to what? To negative 10. So, distributing, expanding this to simplify, you have negative 5i2 minus 3i4 minus 5i3 minus 5i4, and that would be equivalent to negative 10.
And thus, we have negative 5i2, negative 3, negative 5, negative 8i4. And therefore, we have negative 5i2. Unahin ko to. Negative 5i3 para magkakasunod na siya agad. And then, negative 3i4 minus 5i4, that's negative 8i4. The right side is equal to negative 10. And yan ngayon yung itsura ng ating equation number 2. Bali, ito ngayon yung gagamitin natin. Okay. So, all the equations boxed will be the three equations we will be solving using our calculator. So, in our calculator, we press mode 5-2. Let's start with this one. So, ang sequence natin, I2, I3, I4. And that would be 5 equals negative 2 equals positive 3 equals 0. I2, I3, I4. So, we have 1. Wala akong I3, so 0. I4, I have negative 1 equal to negative 2. And then, the last equation would be this one. So, we have I2, I3, I4. That's negative 5. Negative 5 ulit. And negative 8, the constant is negative 10. Okay, so, yan. Meron ngayon tayong I2 na negative 7 over 11. So, yung I sub 2 natin ay negative 7 over 11 amperes. Ang I3 natin ay 5 over 11 amperes. At ang I4 natin ay 15 over 11 amperes. So, since na-solve na natin si I4, pwede na nating isolve yung tinatanong ng problem, which is V sub O. Pero, kung ang tanong niya ay, ma'am, paano ko naman kukuhanin si, ano, si I1 at si I5? Itong KCL na hindi natin ginamit kanina, pwede natin kuhanin dyan si I sub 1. Substitute mo lang yung nakuha na nating values for this 2. At yung I5 na sinolve natin from equation 5, ito yon. Substitute mo lang si 3 and 4 dyan, kuha na natin si I5. Okay, so let's do that later. Pero first, i-solve muna natin yung tinatanong ng problem. Okay, so since we have I4, we can solve for VO now. Pero ganito pa ang gagawin nyo ha. If you have a voltmeter, make sure you cut the element where the VO is tapped. So, i-redraw mo lang siya, ihihiwalay mo siya sa circuit. Diba, ito ay 3 ohms. Kuhanin mo yung flow ng current sa kanya pa kanan. That's I4. Tapos, kabitan mo to ngayon ng voltmeter. Na VO. Oh. Tapos, retain kung anong sequence ng sign sa drawing. That's positive, negative. Upon getting that, magke-KVL tayo ngayon dito, clockwise. So, that would be negative 3i4, kasi kasabay natin. Pasok tayo sa negative, labas tayo sa positive VO, and then equate that to 0. Lalabas na, pag tinranspose mo to sa kanan, you'll get positive VO equal to positive 3i4. So, lumabas lang, madalit sabi na, yung ating voltmeter reading would be the voltage drop at the 3 ohm resistance. Bakit kailangan pang putulin? Kasi minsan po, nagiging negative yung voltage dahil ng sequence kung paano ikinabit yung terminals ng voltmeter. So, para sure tayo palagi, you can cut the element. Okay? You can cut the element and then take KVL para makuha mo yung tamang relationship. Okay? So, we substitute, we get 3 times what's I4. I4 is 15 over 11 amperes. So, makukuha natin si VO. VO is 45 over 11 volts. That would be our answer. Okay? So, kung nagtataka ka naman kung paano natin isosolve si I1 at si I5 kasi hindi natin to nakuha, diba? So, kagaya ng sinabi ko kanina, kunin mo to. Okay? Erase ko yung nasa taas. Okay. Let's erase this. Get equation 3. Equation 3 is I1 minus I2 minus I3 equal to 0. In here, solve for I sub 1. And that would be by transposing the other two variables sa kanan. And that's positive I2, positive I3. After that, substitute mo lang yung values na solve na natin kanina. So, we have here negative 7 over 11 plus I3 is 5 over 11. So, makukuha mo ngayon. Makukuha mo ngayon si I1 and I sub 1 would be equivalent to negative 2 over 11 amperes. Ito yung sagot natin for I1
And then for I sub 5, ito, gamitin mo to, yung sinolve natin for I5 in equation 5 kanina. So, according to this, I5 is equivalent to I3 plus I4. Oh, sulat ko lang dito. From equation 5, we were able to get that I5 is simply the sum of I3 plus I4. Substitute lang natin, you get 5 over 11 plus I4, which is 15 over 11. So, makukuha natin si I5, that's 20 over 11 amperes. Okay, so again, ano pong ibig sabihin ng negative sign? In our answers for the branch currents, oh, ang ibig sabihin lang po ng negative sign is, the direction of I sub 1 should have been in the opposite direction. So, dapat pala, parang ang magiging main source of supply pala dito is ito, si 2 ampere. Siya pala yung magsusupply dun sa circuit natin. Kasi, if 2 ampere will enter this junction, yung kuryenteng ibibigay niya, dapat mag-flow papunta dito. So, pakanan si I4, positive. So, tama tayo. So, dapat si I2 paakyat. Kasi nag-negative siya dito sa direction na to. Eh. So, pag binaliktad mo yan, positive yung lalabas sa sagot. Okay. So, our final answer is 45 over 11, 4, V sub O.